hindi na muna dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa nakaschedule sa ng Climate Change Summit sa Dubai. Tututukan daw muna ng Pangulo ang sitwasyon ng 17 Pinoy seafarers na bihag ngayon sa Red Sea. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na gyera sa Israel. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Kalmado at tahimik na ang paligid. Ganito ang eksena sa Gaza City sa gitna ng tigil putukan na Israel at Hamas. Malayo na sa nakasanayang putukan, araw man o gabi, sa nakalipas na halos 2 buwan. Pero sa gitna ng katahimikan, agad din matatanaw ang pinsala ng gera. Sa mga guhong yan, sumasalamin ang higit 13,000 residente ng Gaza na nasawi sa sunod-sunod na pag-atake ng Israeli Defense Forces. Kaya naman ang mga residenteng nakaligtas sa putukan, sinamantala na ang ceasefire para makapila sa ayudang ipinamahagi ng United Nations. Naging pahirapan na rin kasi ang sitwasyon sa mga refugee camps at borders dahil sa maraming evacuees pero limitadong supply ng pagkain at malinis na tubig. Yun nga lang, sa pagtatapos ng araw na ito, matatapos na rin ang extension ng tigil putukan ng Israel at Hamas. Kaya sinusubukan na ng mga kaalyado nilang bansa na pumagitna at maipilit ang pagpapalawig ng ceasefire. Pero para sa Israeli government, nanganganib ang tsansa ng extension ng ceasefire. Lumabag daw kasi ang Hamas sa kasunduan matapos umanong targetin ng bomba ang Israeli troops. Ayon pa kay Israeli government spokesperson Alon Levy, may higit 160 na Israeli pang hawak ang Hamas at ilan sa mga ito ay mga kababaihan, bata't matanda at ilan pang foreigners. Kabilang dyan ang isang dalagang gusto ng magkasama ng kanyang ina na may taning na ang buhay. Viral ngayon ang kwento ng pamilya Argamani dahil dying wish na lang ng inang si Liora na makapiling ang anak na si Noah. May stage 4 brain cancer si Liora at panawagan niyang magkasamang anak bago man lang siya bawiin ng sakit. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang direktiba kung may extension ng ceasefire at kung mapapalaya ang mga hostage ng Hamas. Ang Israeli Defense Forces handa na raw ulit magpakawala ng airstrike oras na hindi ma-extend ang ceasefire. Kahapon, masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalaya kay Nora Bobadilla. Pero hindi pa rin natatapos ang pagbabantay ng gobyerno natin sa patuloy na kaguluhan sa Israel. May 17 Filipino seafarers kasi ang bihag ngayon ng Houthi. Sakay kasi sila ng cargo ship na umano'y pag-aari ng isang Israeli. Kaya para tutukan ito, kinansala ni President Bongbong Marcos ang pagdalo sa 28th United Nations Climate Change Conference o COP28 sa Dubai. Uunahin daw ni PBBM ang pagpapadala ng high-level delegation sa Tehran, Iran, para magbigay assistance sa mga bihag na Pinoy seafarers. Itinalaga ng Pangulo si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para manguna sa Philippine delegation na tutuloy sa COP28. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.